Kalabi, magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta na po kayo? Bagong araw, bagong vlog na naman po tayo. Mga kalabi, nandito po tayo ngayon sa Torokan. At may pupuntahan po tayo si Nanay Myrna Pascual. Tara mga kalabi, puntahan po natin siya. Hello po, tao po Nay. Nay, kayo po si Myrna Pascual, tama po. Ayan. Mga kalabi, ito po si Nanay Myrna Pascual. Ilang taon na po kayo, Nay? 79 years old po. Ilang ano, ilan po yung mga anak ni Nay? Ilan po sila lahat? 10. 10 po, Nay? Oo. Dami po. Kasama niyo po sila dito lahat, yung 10 anak niyo po, Nay? Yung isa nasa Laguna. Ah, yung isa po. Bali, ilan lang po yung kasama niyo dito, Nay? Bali siyam sila dito. Ah, dito po siyam, dito sa bahay niyo po? Ay, hindi. Kami, dalawa lang. Ah, dito pa sa bahay niya, dalawa po. Tapos yung bali, may kanya-kanyang pamilya na po, Nay. Ganun po. Ay, wala rin naman. Eh, si Tatay Nay, asan po? Wala, matagal na namatay. Ay, matagal na pong wala si... Mayroon na may 30 anyos. Na ano po? Kumusta na po, Nay? Mabuti naman. Kaya lang, malabo ng mata ko rin. Ah, malabo na rin po yung mata niyo, hindi na rin po kayo gaanong maka... Yung katawan ko laging nanginginig. Wala namang din kami, itiis na lang. Ano pong hanap buhay ng mga anak niyo na, yung dalawang kasama niyo po dito? Mabuti, kung mayroong trabaho, kung wala, tambay sila kung ilang linggo. Paano-ano din po yung trabaho nila na, meron, wala, ganun po. Kung may ma-extrahan po, may extra po sila, ganun. Eh, paano po yung pang-araw-araw nyo po noon, pag walang ano? Yes, kung wala, basta may isain, titiis na kami kung wala din may ulam. Yes, ha? Noong araw na, ano pong hanap buhay nyo, Nay? Titinda ako. Nagtitinda po kayo ng? Mga gulay, sa palingke o sa bahay. Naglalako-lako po kayo ng mga gulay po. Isda. Ano-ano? Palengke po ng ano, Nay? Balanga. May pwesto po kayo sa palengke ng balanga ng araw po? Si ano lang ako, just kalsada. Ilalapag ko lang ng mga gulay. Opo, opo. Ganun nga nung araw, no? Opo. Nangang po ako. Opo. Ano yung mga gulay nyo? Tanim nyo po yan? Hindi. Kangkong, daon ng palayang ligaw. Saan niyo po kayo kuya? Inangkat niyo lang. Sa bundok po, Nay. May tanim po kayo sa bundok? Wala. Mga ligaw-ligaw po. Ah, galing naman, no? Sabi. Opo, aakit po kayo sa bundok, no? Alam niyo lang. Naglalain. Opo. Yan, kasama nga kami niya, no? Naglalain lang. Yan ang kinakabuhay na. Ay, kasama niyo po siya, Tay. Eh di, ilang taon lang kayo nun? Mumulot. Ganon. Mga pala kami, mga 7 taon. Ganyan ang mga trabaho nila. Ganun palang ano ni nanay, no? Nabuhay niyo po. Opo. Nabuhay niyo yung mga anak niya sa panggugulay, no, Nay? Manunuso. Ngayon po, hindi na kaya, no, Nay? Kasi si ano na kayo na ilan? 80? Si 79. Ay, 79. Hindi na kaya. Oh, pero si nanay, 79 years old, no? Yung napuntahan namin kahapon, si nanay... Nieves. 95 years old siya, Nay. Pero ano sa bagay, iba-iba yung ano, eh, no? Oo, hindi pare-pares yung ano natin. Kinakain niya kasi, Pero malakas pa rin po si nanay sa ganyang edad niya rin. Kasi si mama ko, 62 years old. Parang ano na rin, eh. O, diba na? Ano bang sikreto natin dyan, Nay? Wala naman. Basta masipag talaga rin ako, hindi sa ano. Talagang pinangatawan ng kungkungin. Wala trabaho mga anak ko noon. Akong nangangatawan. Umundo ako. Kung ano-anong kinukuha ko dyan, bundok na hindi naman bawal, pinagsyagaan ko yan. Tapos ibebenta nyo na, Nay. Tapos pag nakabenta po kayo, Nay. Bibili akong ulam, bigas, ganon. O, diba? Sa bahay. Mga kumpay, mga si kwenta lang ata na papagbilan mo. Nakakamagkano benta nyo po, Nay? Nung araw po. Ay, nung mura pa, mura nga. Ay, nung kwan, mahal na rin.
Opo. Ma'am, nalimbawa, nakakamagkano kayo, Nay? Kakatatlong 300. O, nandoon na yung ulam, bigas, sabon, lahat na gamit na yun. Opo, ngayon nga tan, 300. Ay, wala. Ano pa lang po, Nay, no? Anak niyo po ba si... Ano po pangalan niyo, sir? Bong. Bong? Bong, San Pedro. Bong, San Pedro, kapitbahay niyo, Nay. Ayun. Ay, dito na ako pinanganak, right? Kami mga una rito sa lugar na ito. Ah, dito po. Oo, si nanay. Tapos hanggang sa dumami na lang ng dumami, Nay. Nung araw na, yung mga paligid niyo, puro ano lang to, kalahit? Ilan lang kami dito, 3 bahay lang, 4, ganun. Opo, ngayon dami na po. Kami kauna-unahan dito. Ayan po si nanay. Ano po, Nay? Myrna. Pascual, yan. Ang hanap buhay po ni nanay nung araw, naggugulay daw po siya. Para merong pambiling ano na, Nay? Pagkain na, Nay. Ba, nakalubog yan sa ilog yan, o. Oh. Ah, may ilog po. Ay, opo, may ilog dito. Oh, eh, di marami pong kangkong. Nakangkong. Oh, tapos yung mga lain dyan sa gilid ng ilog. Kangkong dala. Tapos dala mo na rin yung pati suso. Ayun, suso, masarap, may gata. Yun na rin, bebenta mo na rin yun. Opo. Tapos daw na saging. Bebenta mo na rin yun. Kasi dito napakarami ng araw mga saging-saging, ganyan. Oo nga po. Kaya mamabuhay ka sa mga ganun. Ngayon, wala na, Nay, wala nang kangkong. Wala na, di ba? Wala nang kangkong magkalat dyan. Mga kongkong na. Kongkong daw. Ayan po, mga kalabi, si nanay. Tanamin mo pa kamo yung binibenta niya, iuwi niya pa rin pag di nabili. Iiwanan na lang. Ay, di sayang yun na. Yung pinaghirapan mo, nasasayang po. Hindi naman, tira na lang. Eh, yung ulam niya na lang po. Puhunan, eh. Hayaan mo na. Ang pinakapuhunan po ni nanay, yung pagod niya. Opo. Siyempre, pupunta pa ng bundok. Minsan, pinamimigay ko na sa iba doon. Wow, para ang bait naman ni nanay. O, oh, diba? Kaysa itapong ko pa. Opo. Imbis, tama yun. Imbis na itapon ni nanay, pinamimigay niya na lang daw po sa mga kapitbahay niya. O, oh, diba, Nay? Nakatulong ka pa nun, Nay? Nanay Myrna, eto po kapitbahay niyo po. Si Kuya Bong. Ayun. Eto po mga kalabi, may kasama pa po tayo dito isa. Eto po siguro na anak niyo. Ayun. Ano po pangalan niyo, Kuya? Efren po. Efren. Efren Pascual po. Ilang taon na, Kuya Efren? 43 na ako. 43 po. Bali pang ilan po kayo sa magkakapatid? Pang-8 po ako. Ah, pang-8. 'Di ba balo ay isang po anak ni nanay, no? Tapos yung bunso nyo, nandito rin po? Oo. Bali, si Kuya Efren tsaka yung bunso po yung kasama? Oo. Ayun. May asawa na po ba, Kuya Efren? Wala po. Uy, wow, pihikan! Bakit po? Wala pong magkamali po eh. Uy, uy! pero nagkaroon po kayo ng girlfriend? Nagkaroon din po. Wow! Tapos po, ba't nasa na po siya? Wala na po eh. Ha? Wala na po? Wow! Pinagtangpo! Pero ano ba yun? Saan yung pinagtangpo? Pinagtangpo, pero hindi tinadhana. Ayan! Sabi ko lang, pinapraktisan ko yun eh. Ano kuya? Pinagtangpo! Pero hindi pinag... Tinadhana. Ayaw naman ang tumulong. Tayo magtadhana. Ayaw tarama. Siyempre, nagka-girlfriend. Pero, pinagtangpo sila. Pero, hindi tinadhana. Malay mo yan, no, kaya, Efren? Sino kaya yung pinagtagpo pero di tinadhana? Oh, mga kalabi, sa mga nakakaano dyan, nakakalirikler. Ayun po. Pero, ano, talagang wala na po ba kayong balak mag-asawa, kay Efren? Meron po naman po. Oo naman. Go-go lang. Oh, baka, magano ka dyan, managano ka dyan. Oh, sige, nananawagan po si Efren. Available. Nakamayroon mo magkamali. Baka, di ba? Oo. Sabi niya, walang magkamali. Opo. Eh, kung mananawagan siya, baka mayroong magkamali. Kaya mo. Efren, bigyan mo yung contact number mo. Tapos na, may magkakamali niya. Ay, opo. Wala siya rito eh. Si kay Efren lang. Ito mga kalabi, nakikita mo ba yan? Ito mga kalabi, may nagsalita doon, no? Yan mga kalabi, pinakikilala ko po sa inyo kung natatandaan niyo isa kong video, yung may-ari ng Kalabaw!
school, yung service ko. Oh, di ba? Thank you sa kalabaw! Sige, Kuya. Sige, Boyet nga. Kaya po, sige, Boyet. Napadpad sa, ano, parokan. Ano ba, yari na? Kaya po. Ah, yun. Kaya, mga kalabi, magpapaalam na rin po kami sa inyo. Oh, sa mga naghahanap doon ng boyfriend. Andito lang si Kefren. Kefren, ayaw mo bigay number mo? Contact number mo? Wala siya, ako na lang. 1-4-3-5-2-5-4. Iyan. Oh, mga kalabi, magpapaalam na po kami. Oh, sa mga ano dyan. Opo. Oh, si Kefren. Tinagtagpo, pero hindi tinadhana. Okay.